18 buntis senior citizens, 7 sanggol at 2 bata ang ilan sa mga pasahero ng Philippine Airlines Flight 8869 pauwi sa ating bansa. Masaya at sobrang pasasalamat ng mga repatriate. Sobrang nagpapasalamat sa embassy natin, sa gobyerno, lalo na sa DSWD na nag-process ng papunan. Pangalawang charter flight ito ng sponsored ng Department of Foreign Affairs, UMWA. The last time was in March, this is the second time. Kasama sa flight na ito ang distressed OFWs na may iba-ibang kaso. Basically, itong flight natin, ito yung pinakamalaki natin na repatriation ng mga kababayan natin dito sa Kuwait simula po na nagsimula yung pandemya. Kasama po dyan yung stretcher case na si Pablito Flores. Si Pablito ay humingi ng tulong sa ABS-CBN Middle East News Bureau noong Marso para makauwi sa Pilipinas. May stage 4 colon cancer si Pablito. Bukod sa embahada at Polo Owa, nagabot din ng tulong ang iba-ibang grupo at mga individual kay Mang Pablito. Papasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa aking pag-uwi. Sana po marami pa kayong matulungan. God bless you all. May abiso ang imbahada sa lahat ng mga distressed OFWs na hindi nakasama sa flight na ito. God willing, inshallah, baka mag-sponsor din ang Duli through Polo Owa na magkaroon din ng isang flight para sa hindi na-accommodate ngayong flight na ito. Yung dapat umuwi, magpalista na kayo sa Polo Owa, pati din sa ating embassy. Lalong-lalo na yung mga distress talaga, wala nang pambili ng ticket. Nangako ang Kuwait authorities sa pangunguna ng pinuno ng Kuwait Deportation Center o Talha na si Colonel Fahd Al-Khalifa na tutulong para mas mapabilis ang mga exit clearance ng mga distressed OFWs. Robert Bulkirin, TFC News, Kuwait. Yeah.